Welcome sa Automotive Skills 101. Welcome sa panibagong topic natin. Pag-uusapan natin ngayon about sa oxygen sensors. Pag-uusapan natin kung ano yung mga sintomas at kung ano ang epekto nito sa inyong kotse. Paano nga ba gumagana ang oxygen sensors? Explain natin sa pinakasimpleng paraan. Lahat ng combusted air fuel from combustion chamber, dumadaan lahat yon kay upstream O2 sensor. Sa ganong paraan, malalaman ni upstream O2 sensor kung tama yung mixture ng air fuel ratio. At mababasa rin niya kung sobra or kulang sa air or fuel na pumasok sa combustion chamber. So kung ang reading ni upstream O2 sensor ay maraming hangin, ang gagawin ni O2 sensor, bibigyan niya ng signal si ECU at si ECU naman bibigyan niya ng signal si injector para magbuga ng more fuel. Sa madaling salita, nababase ni upstream O2 sensor yung air fuel ratio kung tama or kulang sa hangin or fuel. So para ma-simplify yung definition ng upstream O2 sensor, siya yung nagre-regulate ng car engine's air fuel ratio. At pag dumating sa punto na nasira yung oxygen sensor, yung information na ibabato niya kay engine computer ay mali at hindi makokorek ni engine computer yung air fuel ratio para magkaroon ng perfect combustion. Mga sintomas ng faulty upstream oxygen sensor. Unang-una, poor engine performance. Pangalawa, malakas na pagkonsumo ng gasolina. Pangatlo, engine vibration while on park. Pang-apat, black smoke. Pang-lima, failing emission test. At pang-anim, check engine light. Kung nagustuhan nyo po at nakatulong yung video ko, huwag nyo pong kalimutan mag-like, subscribe, and click the notification bell button para updated po kayo every Tuesday sa upcoming videos ko. Maraming salamat po.